para sa bayan po lahat sa bansa ng Israel. Dahil po, noong panahon na si Josaphat po ay napalitaan niya na siya ay yung kanyang buhok po ay gulusuin ng mga Edomita, ng mga Edomita ba yun, dito. Ay nandang napagkabag po yung kanyang kalooban. Dahil na, siyempre, tayo man, gusubin man tayo ng sunod-sunod na pagsubok sa buhay, di ba napapagabag tayo. Pero ano po ang ginawa ni Josaphat? Siya ay dumaranas ng mga ganun. Inclusive niya lahat yung kanyang mga nasasakupan na makayuno, dumulog sa Panginoon at manalangin. Amen. Kaya nga po sabi po doon dito sa 2 Chronicle chapter 20. Dahil po nagbabalik ako ng ano, ito po talaga yung nagsabi sa akin, sa nagrema sa akin. Sabi po doon, kaayaan na lang po, ito na lang po yung pinapatates na akin naman. Sabi po doon, nung lumapit si Diyos sa patok na lang sa aming Panginoon, ang sabi po niya ay, ang sabi nila ay kung darating sa kanila ang sakuna, tulad ng pagtitigmaan, papasok, pagtitigmaan, baha, pagkakamatay po na gutom, papasok sila sa templo ito upang sumangguni sa iyo sapagkat natupad Yahweh. Amen? Tayo sa buhay natin, ano ba ang ginagawa natin kapag may pagsunod tayo sa buhay? Tayo ba ay sa kasang tumatakbo? Di po buwan minsan tayo ay lumulubot? O kaya naman minsan tayo ay lumulubo at nananalangin sa aming Panginoon at humihingi tayo ng kanyang awa at kapag. Ang sabi pa po dito, tatawag sila sa iyo at iyong niringgin sa panahon ng kanilang paghihintay. Hindi nang kasiyo sila. Amen? So, yan po yung talaga na ganyan sa akin, sa buhay ko. Yung simple verse na yun sa, simula sa 2 Chronicles chapter 20. Yan po yung akong nasabi nga ito. Kung darating sa akin yung lahat ng pagsubok sa buhay. Kung darating sa akin yung lahat ng mga, yung katulad na ganito yung nangyayari sa akin sa buong mundo. Ganito. Pero sa atin ng Panginoon, kung tayo ay tatawa, kung tayo ay gudu sa kanya, naroon yung pagbibig ng Panginoon sa lahat ng ating pagbiya, sa lahat ng ating mga pagbuhay. Amen? Yeah. Amen. Tayo po bang lahat ay excited na magbalik na mabuhyan para sa ating Diyos ang buhay ng mga araw nito. Amen? Kung tayo po lahat ay tumayo, magpasimula na nga, magbibhay na kapilihan para sa ating Diyos ng buhay. Amen? Thank you.
papalagang din ang kagandahan ng boses. Pero pag ito, O Diyos, ay nanginginig mo. At nakikita mo, Panginoon, namin yung mga anak ay nagpapakumbaba sa iyo. Lumalaki sa iyo, O Panginoon. Lord, yung piling na ito, O Diyos, ay nagiging isang magandang hindi mapapusang iyo sa iyong harapan, O Panginoon. Kaya naman, O Panginoon, salamat sa pagbibigay ko, O Diyos, ay pinahintulutan mo makapasok ang iyong mga anak sa iyong templo, sa iyong bahay.
tiwala at manalig lamang kami sa iyo, sapagkat ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos na may magagawa at hindi nagpapabayaan. Lord, sa umaga ito, muli kami nagpapalinis sa aming puso, nagpapalinis kami sa iyo ng aming buhay. Nawa, Lord, magalang ka, magpulungkod ka, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pagsamba, sa aming paglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, magtagpuan mo kami, Lord, na nagpapatuloy sa iyo. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. Lord, nawa, alam mo po ang mangyari, Panginoon. Walang isa man sa amin ang tatanigod sa iyo. Nawa po, Lord, ipakita mo kung gano'ng kamakapangyarihan, Panginoon. Kung gano'ng kakalakas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyo, Lord. Lahat ng bagay magagawa mo, Panginoon. Lord, nanalig kami, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon. Ikaw ay Diyos na tapat, Panginoon. Ang Diyos na nangako sa amin. Ito to pa rin kanya mga pinangako, Panginoon. Lord, alayin ko po ang katagumpayan ng aming pagsamba, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang gumabay sa amin. Ang siyang mamuna sa amin, Panginoon. Kapangalan mo lang, Lord, ang mataas sa bahay pa ng bahay. Lord, narito kami, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon. Dadakilan ka at tataas ang iyong pangalan. Lord, binibigay namin sa iyo, pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga kahinaan, Panginoon. Palitan mo ito, Lord, na iyong kalakasan, Lord. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kakulangan, Panginoon. Ikaw, Lord, at siya magpulong ito, Lord. Panginoon, nawa po, bawat panalangin, bibigkasin sa lugar na ito. Hindi yun sasagutin, bibigyan mo ng katugunan, Lord. At Panginoon, magbabalik kami ng papuro sa iyo. At akilahin at tataas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi natin, kakaiba
sa mga nagdaanan ng panahon, wala namang ganito. Kaguluhan, iba't ibang mga pangyayari, iba't ibang mga sakuna, na para upang talagang nakaramdaman natin, napapalamig na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Excited mo ba kayo? Excited mo ba kayo na bumalik ang Diyos? Ang tanong ko dyan, nakakasama po ba tayo kapag bumalik ang Panginoon? Panalangin ko po, wala again, wala maiiwan sa atin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? So ngayong araw po na ito, medyo kakaibang pag-aaral dahil hindi po ito sermon. Kung ito ay isang pagsusuri at pag-aaral po ang gagawin po natin dahil sa nalalapit at nararamdaman po natin na pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, marapat lamang po na bulay-bulayin natin ang mga propesiya sa darating na hinaharap po natin. At isa mo sa mga pag-aaral, pag-aaralan mo natin ay yung tinatawag mo natin the Great Tribulation. Sabihin nyo natin the Great Tribulation. Medyo nakakahaba, nakakatakot, pero ang Biblia po ay puno-puno ng mga pananalita ng ating Panginoon. Ang Biblia ay mga kapahayagan ng ating Panginoon na nagkaroon ng wala ng mga katuparan. Halos karamihan sa mga propesiya sa lumang tipan ay nagkaroon ng kaganapan sa bagong tipan. At yung mga propesiya sa lumang tipan, bagong tipan, ay unti-unti ho na nagkakaroon na nagkaganapan. At kaya sabi nga ng mga Bible scholar, ilan na lang po ang inaantay mo natin mga propesiya na pwedeng mangyari at ito na nga o yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero hindi mo natin nalalaman kung kailan ito mangyayari. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Yesus. Kaya again, sabi ko last week, maging mapagbantay tayo at maging handa po tayo. Amen po ba? So pero nagbigay ang Diyos ng mga senyales sa kanyang muling pagbabalik. Pero silipin po natin sa araw na ito, ano nga ba talaga po tinatawag na Great Tribulation? Nakakaranas na tayo ng tribulation. Totoo ba yun? Hello po. Nakakaranas na tayo ng tribulation? Tribulation, yes. Ang dami yung affliction, ang dami yung problema, ang dami yung kalungkutan na nararanasan sa buhay. Hindi pa ba kayo nakakaranas? Nararanasan mo yung tribulation. Yung pasakit, paghihirap, nakaranas mo tayo, pero hindi mo yung tinatawag na great. Kasi dyan sa mga naranasan natin, nalungkot man mo tayo sa isang pangyayari, ng problema, ng kailangan. Di ko ba? Pero hindi ko yun yung tinutukoy ng Biblia at the Great Tribulation. At ito ko yung pag-uusapan mo natin ngayong araw mo na ito. Basahin lang mo natin ang sinasabi ko sa Matthew chapter 24, verse 15 to 22. Actually, ito yung ilang mga senyales sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nababasa niyo ba? Pwede mo ba sabay-sabay po natin basahin ang sinasabi po ng aklat ng Mateo? One, two, ready, go! Kapag makita na ninyo nagaganap na sa dalawang banan ang kasuklam-suklam na kalapastangan na tinutukoy ni Propeta Daniel, tunawain ito na nagbabasa. Ang mga nasa Budeya ay dapat tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag na mataksayan ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag na umuwi upang kumuha ng marabal. Sa araw na iyon, kawawa ang madadalang tao at nagpapasuso. At ang mga at ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapatakot sa taglamig o sa araw ng pamamahinga sapagkat sa araw na iyon ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian ay hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang tao maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paibigin ng Diyos ang mga araw na iyon. Oh,
Ulitin ko po yung sinasabi ng verse 21. Sapagkat sa araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatian. Sabihin nga natin, matinding kapighatian. So, yan po, yan po yung tinatawag natin at the great tribulation. Sabi mo dyan, matinding kapighatian na hindi pa nakaranasan mula ng likhain ang sanlibutan. So, simulan sa Paul na nabuo ang daigdig ko na ito, hindi pa nakaranasan. Eh, sabi ko, parang, ano na ba, tribulation na ba ito? Kasi COVID-19, bago sa paningin natin, at hindi pa natin nakaranasan. Mga may edad na ho. Hindi pa wala naman ganyan noon. Mabilis lang. Yes, nagkakaroon ng mga bagong sakit. Kulad ng SARS, ibang mga sakit po na yan na dumating sa mundo, lumipas. Ang bilis na nakakuha ng bakuna, eh bakit ngayon? Ito ang tagal-tagal. Wala pa hanggang ngayon. So, dito ho, nararamdaman natin at nararanasan na po natin ito mong kapighatian mo na ito. Yes, makakaranas po tayo ng mga lungkot, problema, paghihirap sa buhay po natin. Pero maging handa po tayo dahil may darating roon ng great tribulation. Hello po. Pero huwag po kayong matakot. Ang bilis, Pastor. Ang bilis na ng ibang ng puso ko sa pinag-uusapan natin. Huwag po kayong matakot dahil tandaan po natin, itong maghihirap po na yan ay hindi po ipaparanas ng maingon sa atin. Okay po? Mamaya, talakayo po natin. Sa Biblia po ay makikita po natin ang salita ng tribulation na ito. Ang pangalan tribulation, Isaiah 34 verse 8, for it is the day of the Lord's vengeance, the year of recompense of for the cost of Zion. So, sabi ko dyan, ang pangalan mo ng tribulation sa Bible, pinatawag ko din natin the day of the Lord's vengeance. Paghihiganti mo ng ating Panginoon. Meron mo ba naghihiganti sa mga taong pinamahal? Ano po? Sagot. Nananahan, di ba? Dahil pinamahal mo tayo ng ating Panginoon, tiyak na tiyak, hindi mo tayo kasama sa paghihiganti ng Panginoon. Amen ho ba? So, even though kahit po, nandiyan, darating ang panahon, ito yung isang propesiyan, na darating ang panahon na ang Diyos ay gaganti sa mga tao masasama, sa mga tao na tumalikod sa Panginoon, sa mga tao na umayaw sa Diyos. Sinong ba ang Panginoon, nagrebelde sa ating Panginoon, darating po ang pagkakataon na sila ay paghihigantihan ng ating Panginoon. Jeremiah 30 verse 7, for the day is great, so that none is like it, and it is the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Jacob's trouble ho, tawag ho, sa tribulation, Israel. So, darating po yung paghihirap, kapigatian mo na ito sa bansang Israel, bansa lahat, sa kabuuan ng paibig mo na ito. So, meron na tayo pinatawag na Jacob's trouble. Daniel 12 verse 1, and there shall be a time of trouble. Ang hirap po makapasa sa problema, sa gulo, di ba? Pero sabi mo dyan, such as never was seen. There was a nation even at that same time. Wala pang makakakita, wala pang nakakaranas ng mga ganitong pagsubok, ng ganitong mga kapaganyan. Darating ito sa ating buhay, sa ating kapanahunan. Darating ito sa ating daigdig. Revelation 6 verse 17, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, that for the great day of wrath is come. Ito na, galit na ng Panginoon, ibababa ng Diyos. And who shall be able to stand?
individual, meron tayong nararanasan sa kabigatian. Bawat pamilya may nararanasan sa kabigatian. Bawat community, bawat bayan, bawat bansa. At yan, ngayon na nga ho, buong pandaigdigan na kabigatian, ito ang nararanasan mo natin. Ngayon, hindi lang naman ang Pilipinas ang dumadaan sa COVID-19, hindi buong pandemic. So sa kabigatian muna ito na ipinaparating ang affliction muna ito, ang kabigatian muna ito ay darating at darating sa ating buhay. Hindi ko tayo nakakaiwas dito. Amen po ba? So the name of tribulation in the Bible, ang salita ng tribulation, it means affliction. Sabi nga natin affliction. Distress. Kalungkutan, paghihirap, sakit. Sakit is used in general of any kind of testing, affliction or distress which people experience throughout life and especially of the church and their problems in this world. Ang salita daw po na tribulation, ito yung tinatawag natin paghihirap. Dami na po natin napagdaan ng hirap. May sakit at karamdaman, may tagutong mo na naranasan ng marayon tayo, may mga problema, may mga kalungkutan na tayo naranasan sa buhay, ang tawag po natin dyan ay tribulation. That is a tribulation. Another po, pinatukoy po Jig dito, it is a tribulation to refer to a specific eschatological time of trouble. At sinasabi ko na salitang eschatological, ito ay salitang yung mga panghinaharap po natin. The study of end times. Sa katapusan ng mundo, darating ang dami ng mga paghihirap. A special time of judgment from God that will come upon the entire world. Ito yung sinatinutukoy. Kapag pinag-usapan mo natin ang pag-aaral patungkol sa katapusan ng mundo, ang tribulation ay hindi mawawala. Ang tribulation, ito po ay special, ito ay ang special time of judgment from the Lord. Na talaga mo, darating ang Panginoon, at darating ang pagsubok, darating ang kapigatian, parurusahan ng Diyos ang mga tao na hindi nagmamahal sa ating Panginoon. Pero again, wala naman tayo nun. Amen po. Hindi po natin mararanasan ang mga kapigatian muna ito. Sabi ko saan, at ang kapigatian muna ito ay hindi lang bayan, hindi lang bansa, but the entire world. Mararanasan ang lahat ng ito. Kasi minsan sa Afrika, bawal may lindol, pero sa ibang bansa, wala naman. Pero ang mga lindol, ang mga tagtuyot, ang mga tagtingit, muna yan, nararanasan natin. Sendyalin suwian na malamit ng dumating ang ating Panginoon Jesus. Hello po. Again, are you ready? Handa mo ba tayo? Dahil ang katapusan po, tawag mo natin tribulation ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Pero pinapayag Revelation 7 verse 14 and I said to him, Sir, you know. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ito po kasi Revelation 7 verse 14 po na ito. Pagkatapos ng Great Tribulation muna yan, ay may mga tao pa na nakaligtas, may mga tao pa na nilinis na ating Panginoon, may mga tao pa na kinuha pa ang ating Panginoon. Silipin lang muna natin ang mabilis, papaliwanag ko lang po. Ito po yung propesya katungkol sa mga end times, sa mga kaganapan, sa mga huling kapanahon na nakikipagluma, maliliyan. Hindi mo mapagkasya. Ito yung tinatawag natin timeline. So from the creation, from the eternal past, eternity past, and then the creation na ating Panginoon, hanggang sa nakikipawin niyo yung cruise, yan yung the story ng Bible, mga Genesis, hanggang sa isinilang ang ating Panginoong Yesus, and this, ito yung araw pataas, ang Panginoong Yesus ay bumalik sa kalangitan. Nag-gets niyo?
sa bilang propesya o bilang mga kapahayagan sa mga darating na kapanahonan. Ano-ano ho ito? Siguro sa mga susunod, pag-aaralan din mo natin yan. So, una na ho dyan, church age, kaya po sinasabi na hindi na ho natin mararanasan yung tribulation dahil bago ho dumating ang tribulation period ho na ito ay ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay kukumanin muna ng Diyos. Ang tawag ho na niyan ay rapture of the church. So, tayo ho ay kukumanin ng Panginoon, that is the meeting in the air, nakakatagpuin mo natin ang ating Panginoon Jesus. But again, hindi pa po iyon yung second coming. Okay po? Ang second coming po kasi, ang ano natin doon, ang Panginoon Jesus, bababa talaga sa lupa. Pero sa rapture of the church, hindi yung bababa si Jesus para kunin tayo. Si Jesus ay makikipagtagpo sa alat na aklan. Okay po? Intindihan mo natin, that is the rapture of the church. Ito yung reunion natin. Pauwi ng langit. And after the rapture of the church, ito na yung pinatawag nating tribulation period. Mamaya, isa-isa na natin pasok. Ano ba mangyayari dun sa tribulation na yan? Pero alam nyo, during the tribulation period ho na ito, yung lahat ng mga ni-rapture na ating Panginoon, kasabayan sa kasaysa sa mangyayari, ang mga ni-rapture na ating Panginoon ay haharap po sa trono ng Panginoon, the great white throne judgment. Ito ay hindi paghatol na tayo ay pahihirap para tayo ay ganito parurusan. Hindi o. Great white throne judgment o yung bima judgment, ito ay yung pagbibigay ng Diyos na nag-reward sa nananalig ng palatayan ng Panginoon. Excited na tayo dyan? Amen po ba? Paramihan ng mga rewards, paramihan ng mga matatanggap, para upang pinatawag mo natin recognition day para sa mga Kristiyano sa kalangitan. Kasabayan mo yan, nagre-reward sa langit, naghihirap naman sa lupa. At tinanan natin, and after all, itong tribulation period mo na yan, this is 7 years, itong taon na paghihirap, and then ito na mo, after the 7 years, ay magkakaroon ng labanan. At yun lang ako, doon sa labanan mo na yan, babalik ang ating Panginoon Jesus. Hindi isang sanggol na pagbabalik, kundi babalik ang ating Panginoon as the King of Kings and the Lord of Lords. And He will rule, ito po yung pinatawag namin millennial kingdom muna yung millennial reign na 1,000 years ang Panginoon ay maghahari sa daigdig. Ang biyaya, ang seed, ang blessing. Pero sa panahon na yan, ay kakaroon pa rin po may, after po ng millennial reign na ito ng 1,000 years, doon na po magsisimula yung new heaven and new earth. And for the eternity of the soul. So nag-guess mo ninyo, nakuha mo ba natin yung glimpso na yan na mga kaganapan sa nangyayari? Kaya ho, pinukuha mo natin na tribulation Great tribulation, it is more than a severe, or more severe than any previous period of history. So, ang tribulation, yes, that's timeline ng Panginoon. Propesiya po yan sa Biblia. So, magagana. Hindi lang po yun. Ang pagpapaliwanag sa tribulation po nito, it is more severe than any previous period of history. Mas mabigat pa. Mas mahirap pa. Sino dito hirap na sa buhay? Mas mahirap pa po sa nararanasan natin. Ito po, actually, ang tingin ko nga ako dyan, mas mahirap pa sa COVID-19 eh. Kasi hindi pa naman ito yung Great Tribulation eh. So, diba, Lord, naranasan na natin itong COVID-19 muna ito. Medyo ang hirap sa panahon natin. Pero more severe pa po dyan. Ang darating na kabigatan sa daigdig po na ito. Pero alam niyo ba, sinasabi ko ng Bible, sa days of tribulation, kahit gusto mong mamatay, may ikilap sa iyo ang kamatayan. Kung ikaw naman ay magpapakamatay, eh, alam mo na kung saan ka tumulutin. Hello po, naiintindihan mo ba natin? So, diretso ko sa impyerno kapag ka ikaw ay magpapakamatay. So, kaya mo, kailangan talaga yung pag-iisang buhay yan kung may iiwan. And then, short
shortened for the next sake, para sa mga mananampalataya ng ating Panginoon, mas parang maligsila. Pero ang pahirap po nito na darating ay lahat ay makakaranas. 7 years in length, sabi ng Daniel chapter 9, 27, then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the way of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Yan ang one before yan, at katahayagan mo dyan ay 7 years in length. At ang sinasabi mo, yung una pa natin, medyo mag-aagaan pa ng konti, pero yung another na half, 3.5 years, ito na po yung pinakamabigat na pagsubo at pinakamabigat na pagkakamabigat. Darating ang tribulation, why nations will be judged for their sin and rejection of Christ. Tinanggihan mo ang Panginoon, tumalikod ka sa Diyos, then judgment will come. Behold, the Lord comes out of His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Sa kasalanan mo, sa mga ginawa mong pagtalikod sa ating Panginoon, ikaw ay pangungusan. Sa Book of Revelation, sino dito nakabasa na ng Book of Revelation? Basa naman tayo. Medyo kayo mo ba ay nahirap ang unawahin? Pastor, ano ba yung seal na yan? Ano ba yung trumpet? May mga trumpet, dahil may mga mangko. Nabasa niyo ba yun? Di ba? Yun po pala ay dyan po, yan po yung ipinapakita na kapighatian na darating sa ating kapanahonan. Silipin lang muna natin. Sinasabi ko, doon sa 7 seal po na yan, kapag nabasa po natin yan sa Revelation chapter 6, makikita po natin, una mo, yung first seal ay bubuksan at lalabas po ang Antikristo. That is the false peace. Akala natin, yung Antikristo na yan, ang kapayapaan ng buong mundo. Tatayo mo kasi ang ano eh. Tatayo mo, darating yung Antikristo sa ating kapanahonan, and then ang Antikristo na ito ay mag-ahari. Yung anarchy mo na yan. And then, after nabuksan ang another seal, ang third seal, ito ay darating ang ang famine, ang tagduyot, ang tagbundot, at marami o ang mamamatay. Sabi ko dyan, what fourth? Ano ba yung what fourth ko na yan? What fourth of the population of the world? Ilan na bang tao sa buong mundo? What fourth ko noon? Kung billion-billion na mga tao sa mundo na ito, one fourth ko noon ay mamamatay sa pagtubas ng that seal. And then another seal, darating po, yan, yung mga martyrs, papatayin mo yung mga martyr, papatayin mo yung mga Kristiyano, mga mananampalataya na naiwan during the tribulation. Heaven and earth will be shaken, earthquake. Hindi lang po yan 3.5 na earthquake. Baka na 7, 8, 9 pa po yan. Na talagang iiligligin po ang naibig po na ito. And then, after po noon, kakaroon ng kataimikan, and then magsisimula naman po yung tinatawag ng trumpets. Blowing of the trumpets po na ito, the trees will be burned, ang mga damo, ang mga puno, one-third ng mga vegetation, ng buong naibig, ay mawawasa. One-third of the sea life ship will be destroyed. Bakit po? Ang sea, ang dagat, ay magiging dugo. Sabi ko, parang ano, no? Parang Egyptian din, yung plagues ng Panginoon. Sa Egypt, yung 10 salot na ipinarating. Nandiyan din mo yung dugo na yan. Ang tubig ay naging dugo. And then one-third, yung fresh waters, fresh rivers, ay mapapoison. Mapapolyut, dudumin. Hindi mo maiinom. Kaya mauuhaw ang maraming mga tao. Another trumpet, kapag ito ay
Another is the army, the fire, and the brimstone. There are yung one-third ng people na natin pinapas sa mundo ay kapapahama muli. And then, magsisimula naman po yung pagbubukas at pagbubuhos dito sa mangkuko na ito. At sa mangkuko na yan, ay magsisimula po yung seven trials ang lalabas ko dyan, yung mga diseases ko na ito, iba't ibang pangkukuri pa ng mga sakit at karamdaman. Again, kasi will become blood. Lalo pang lalawa ko yan, sun hot, mas maiinit. Sabi ko, bakit pa paano yun? Kukulim din ang daydig, kukulim din ang araw, pero titig din naman ang init. Hindi natin na lang, paano mangyari yan? Scorching sun, deep darkness, hanggang sa tuluyan, nakakaroon ng kadiliman sa buong mundo. And number six, fire is the Euphrates. Ito yung matutuyong ilog buwian sa Israel. So pinutukoy po na river will be dry, ay matutuyo. And then, darating po yung sa Babylon, kung pinutukoy na Babylon sa ulit, that is the Battle of the Armageddon. Labanan na ho. So susunod, mag-uusapan mo na. At tinanong natin, so yan po yung tinatawag nating Great Tribulation na pwede mong maranasan sa pagdating po ng paghihirap po na ito. Now, so yan natin, the nature and the character of the tribulation, number one, it is a type of unprecedented trouble. Mga hindi inaasahan na kalungkutan, mga hindi inaasahan na kapigilian. Sabi ko, saya-saya po natin ng December. Saya-saya natin ng January, February, pagkatapos po ng March, wala na ang service. Maraming lang. Hindi natin inaasahan. Joel 2 verse 2, a day of darkness and gloominess, a day of doubt of clouds and thickness, dark, thick darkness, like the morning clouds spread over the mountains and people come, great and strong, the light of whom has never been, nor will they there ever be any such after them, even so many successive generations. Hindi inaasahan na darating sa buong mundo ang unprecedented trouble ay darating sa atin. Matthew 24:21, for them, there will be a great tribulation such as it has not been since the beginning of the world until this time, nor shall ever be. Kapigatian na darating sa buong daigdig na hindi pa naranasan ang buong sanlibutan. Unprecedented, hindi inaasahan na tiyak na tiyak na ito po ay dalating. Hindi ko masabi sa kapanahon, kung ito natagal ko na ba talaga? Sa kapanahon na naman na natin talaga yan? So sabi ko, ganoon, Lord, kung hindi pa man po, sakaling hindi pa talaga ngayon, itong tribulation nito, yung second coming o yung rapture of the church. Eh, pero at least, naituro ko na ako sa church. Amen po ba? At least, naiparating ko na ako sa inyo. At least, pwede na ako natin maituro. Sabi ko, kung hindi pa naman sa generation natin, at least po yung mga anak natin, at saka yung mga kaapuan natin, marinig ko itong katuruan na ito, at matututo, at sila man din, ay magiging handa. Hello po? Eh, paano po ngayon? At least, nakapag-antara ka. Nauna-unahan natin, hindi natin alam kung kailan po ito dahil.
sinugo natin. Again, papaalala ko sa inyo, hindi ho galit ang Panginoon sa mga pinapaging banal ng Diyos. Kaya anong ibig sabihin, hindi natin ito mananasan. Okay po? So God's wrath against man's sin and rebellion will be withheld no longer. Sabi ng Revelation 6:17, for the great day of His wrath shall come, and who is able to stand? Sino pa makakapayo? Sino pa ang lahang kakayanin itong tribulation na ito na niyahanda na natin? 3. It is a day of destruction and a global catastrophe. Hindi ho ito. Joel 1 verse 15, for the day of the Lord is near, and it will come like destruction from the Almighty. Sabi ng 1 Thessalonians 5:3, peace and safety, destruction will come on them suddenly, as they were pains on a pregnant woman, and they will not escape. Mahirap po bang manganap? Hindi ko pa nararanasan. Hindi pa namin nararanasan. Mahirap ano? Mahirap ang panganap. Katulad daw po, mahirap na pinagdadaanan ng isang pregnant woman. Ganun po yung sakit. Pero mo, araw-araw ang nangyayari. That is the destruction and a global catastrophe. Hindi lang mo sa isang bayan, hindi lang mo sa isang lugar na ito, kundi sa buong daigdig, maranasan ang katigatan. 3. It is a time of darkness. Amos 5:18, woe to you who desire the day of the Lord. Wow, ganda pakinggan ito, no? Day of the Lord. Pero for what good is the day of the Lord to you? It will be a day, it will be darkness and not light. Sa pagdating ng huling kapanahunan, sa pag-aaral ng end times, ang tribulation, sa tribulation muna ito, may darating na kadiliman ng salita. Nakita natin kanina, di ba? Yung ikatlo, sa unang part, ikatlong bahagi ng araw ay magdidilim. So, yan po yung nangyayari. Hanggang sa lubusan, pagdating doon sa mga bayas, yung kadiliman sa mundo ay mararanasan. Sabi ko, mangyayari ba talaga? Kaya ba talagang mangyari yan? Nangyayari na ho yan sa Egypt. Hello po, naranasan na ho yan ng mga Egyptians. Pero yung mga Christians, hindi naman nagdilim sa kanilang lugar eh. So again, tayo yung minamahal ng ating Panginoon at hindi ho haayaan ng Diyos na ito ay ating maranasan. 4. It is a day of extreme lawlessness, sin, and demonic activities. Mas nalong marami pang lalayo sa Panginoon, mas marami pang kasalanan, the rest of mankind who will not killed by these plagues, didn't repent of the works of their hands, nor give up worshiping demons and idols of gold and silver and bronze and stone and woods, which cannot see or hear or walk, nor did they repent of their murders and their sorceries or their sexual immoralities or their death. Sa lalong titindi. Di ba sabi, may mga one-third na population na mamatay. Yung matitira, magpapatuloy sa kasamaan during this time. Pero may mga mababorn again pa din dahil, ano ko lang, may mga may iiwan. Sabi nga ako ng isang pastor eh, panalangin ko, maiiwan na lang ako sa mundo. Kasi gusto ko mag-evangelize during that day of ng kapigatian. Kailangan makapapa ko dito. Ayaw mo kasama siya sa rapture. Gusto niyo bang ganoon? Basta tayo mo na. Yung muna mong manatasin. Pero siya, nakapapag si Moses, Lord, kung hindi lang po ninyo natawarin ang bayan ko, huwag mo na naisulat ang pangalan ko sa alat ng buhay sa lang. Burahin mo na lang din. Ganun mo yung Moses ko niya. Hindi ko kao. Pero yan, magpapatuloy sa kasamaan ang karamihan. Magpapatuloy sa pagsasabi.
coming of the law, the lawless one will be in accordance on how Satan works. He will be, he will use all sorts of display of power through signs and wonders that serve the lie, and all the ways that wickedness deceive those who are perishing. Yan yung mga anti-Christ. Ang mga anti-Kristo, bago yan talagang sabihin anti-Kristo, magmumukha mo ng Kristo. Papakita ng himala, magpapagaling, yung mga kapangyarihan. Pero ang katapusan mo niyan, anti-Kristo pa lang. So, yun, maganda yung topic natin ngayon sa Jesus the Healer. Atin ang worship service, meaning sa online worship natin, panoorin mo natin. It's all about Antichrist. So marami ang mal-deceive, maraming maloloko, maraming pa rin ang mamawala. Sabi ko, may mga tao pa rin kikilala sa Panginoon, pero dahil sa Antichristo, maraming pa rin ang katalikod sa Diyos. Okay po? Another, number six, ang pang-anin po, sabi mo dyan, this deception, nagdaligan ko lang po itong deception nun ito. This deception is caused by a number of factors. Una po, the removal of the spirit indwelled with its restraining influence. Kasi una po, wala na, na-rapture na yung church. Okay? Yung spirit ng Lord, yes, meron pa din na nag-govern, pero lessen na yung power eh. Kasi lapit na yung mga banal ng Diyos eh. So kaya ho, the removal of the spirit in God church, yung spirito sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya ng kayumulan na, pabalik na sa langit. Kaya marami ho ngayon, even Christian, during the tribulation, madidisip pa rin. Maluloko pa rin, maaakay pa rin. Another, na deception, the increase of demonic activity, wala na yung spirito ng Diyos eh. Kaya ngayon, ang demonyo sa Satan, ang mga demons niya, siya na ngayon ang tumakalat sa salimutan. And even the church elect, mga napili, hindi ng Panginoon, ay na ikaw ay nasa nanaiwan during the tribulation, ay maaari pa rin maaari. The blinding judgment of God. So ito po yung deception na darating sa huling kapanahon. Number six, it is a time of death. A third of mankind was killed by the three plagues of fire, smoke, and sulfur that came out of their mouths. A large portion of the population of the earth will be wiped out suddenly, both human and animals. So darating kamatayan. It is a time of negative volition, cold indifference, and rebellion against God even through the world. Will know it is under the wrath of God. So, darating po, maraming magre-rebelde pa sa Panginoon dahil po sa kapighatian na kanilang naranasan. Maraming tatalikod sa Diyos dahil feeling nila, Lord, bakit po kami nalikuran? Eh, talagang pinalikuran na sila na iwan na sa mundo nito. A, it is a time of unprecedented apostasy and blasphemy against God. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Ilang meron ka na, so kaya ang tendency, sumpahin mo na ang Diyos. Pinabayaan ka na ng Panginoon, susumpahin mo na ang Panginoon. So, then 9-9, ito yung sinasabi natin kanina, martyr, it is a time of the martyrdom of believers, both Jew and the Gentiles. So, ang mga mananampalataya ng Panginoon, Jew ka man, o Gentile ka man, kung ikaw yung sumasampalataya sa Diyos at naiwan ka sa mundo, ito na yung pagiging martir. Kata? O kamatayan? O gutulo? O tayo ay mamumuhay sa mundo pa rin? O kata? Ano ang pipilihin mo natin? Diyan tayo ngayon masasunod. Hello po? Naunawaan mo ba natin? It is a time of global and universal war, human, and angelic. So may mga laban-laban ng mga bansa. Ipila mo yan sa mga bansa-bansa, sa mga tao. Even the angelic host ay magkakaroon din po ng labanan with the demons. So yan po yung pinatawag
Adrian Genizel. May tatas pa rin mo kasi yung Army pa rin mo at Matinumon na mananatilig sa mundo na ito na kanilang tungkulin ay ang mag-evangelize pa rin mo at mag-aking na rin. Ito sa binasa natin kanina, after the great tribulation mo na ito, meron pa rin mong mga nakuha at Panginoon. Naiiwan man ho sila, pero nanatiling matatag sa Diyos, sa pananampalataya, Kristyanismo, nanatiling pa rin po sa pag-ibig sa Panginoon, kaya sinuotan pa rin ho sila na quite grow. Pinapaging banal din po sila ng Panginoon. So, marami pa rin naman ang maliligtas. Kaya sabi ko ng pastor na yun, sana kasama mo dyan. Ayaw ko masama. Pero kalooban ng Diyos, ang kalooban, pero yun naman yung mga mag-evangelize yung protected ng Panginoon. E mag-iingat naman ng Panginoon sa Panginoon. Okay, the time of the tribulation of course, pinag-aralan na basa na ako natin kanina, after the removing of the church, so ilalapsa ng church ng Panginoon, and then mangyayari yung 7 years tribulation. It is the period of time through which the Lamb defeats His enemy and establishes the right to rule on the earth. After ng tribulation na yan, so bababa ang Panginoon, so para talunin naman no, ang kaaway, and then followed by 1,000 years reign of Christ. Yung sa timeline natin, the rapture of the church, and then the tribulation will come. And then after the tribulation, magkakaroon ng Battle of the Armageddon, at doon ay tatalunin ng ating Panginoon si Satan. At siya po yung hilarin, bakit dito, yung hulog doon sa, di ba kanina meron tayong nabasa na opening of the abyss? So yung malalim na balon na yun, baminong na yun, ay tatago doon si Satan. At ngayon po, after po noon, there will be a 1,000 years millennial kingdom. So maghahari ang Panginoon in 1,000 years, pero palalabasin pa rin mo after niyan, si Satan, magkakaroon pa rin mo ng labanan. And then after noon, magkakaroon si Satan, ang heaven po. So yan po yung magiging kaganapan. So now, silipin lang muna natin, bakit ito ikaparanas? Bakit may tribulation? Bakit may great tribulation? For the Israel, a time of discipline. Disiplina sa kanina, to purge the rebel, to bring the nation of to faith in Christ. Bakit may magagana na tribulation para sa mga Israel, para sa mga Hudyo, ito ang dahilan ng Panginoon, para sila disiplinahin. Mga natigas ang ulo, mga tumalikod kay Jesus, so sila ay tuturuan ng ating Panginoon. And then, para naman po sa mga nation, sa buong mundo, the tribulation will serve as divine judgment for anti-Semitism. Ang Semitism ay sa mga Hudyo, sa mga kumakalaban, sa mga Hudyo, sa mga Israel, sa mga kumakalaban, sa mga hindi maka-Diyos. So, ito po ay judgment para sa kanila. The tribulation will also be used to bring many Gentiles to faith in Christ. Darating ang tribulation, para mo yung mga Gentile people, mga hindi Hudyo, ay lumapit pa rin sa Panginoon. A test to try all the inhabitants of the earth. So that is for the nation. In fact, 3, in relation to Satan, tribulation will reveal the true character and program of Satan. Ano talaga yung kukulin niya? It's Antichrist. So, yan po yan, yung mga programa ni Satan during the tribulation. The tribulation will permit Satan's program to come to its logical conclusion resulting in judgment from God. Demonstrate that Satan is the cause of war, murders, deception, and he deserves his judgment from God. So, bakit may tribulation? Kasi nga ho, since para kay Satan, ipapalitan niya, talagang siya, sa kanya nagmumula yung galit, at siya ho ay uusgan din ang ating Panginoon. So pangkalahatan, tribulation is an open judgment against all mankind for rebellion to God and rejection of Jesus Christ.
nagrebelde ka ba sa Panginoon? Tinalikuran mo ba si Jesus sa buhay mo? So kung yan ay ginawa mo, yes, analanasan mo yan, tribulation mo. But in relation to God, ang layunin po ng tribulation mo nito sa ating Panginoon, this tribulation will demonstrate that God is holy. Papatunayan, ang Diyos ay tunay na banal, He is righteous, He is just, and still on the throne. Kasi nga, alam na kayo, ba talaga talaga pakinayan, may mga makasalanan na ganito, pakinggan mo on. So, pero in that day, that the day of tribulation, makikita ng lahat ng tao na ang Diyos galit na galit talaga sa kasalanan. Ang Diyos ay galit sa pagre-rebelde. Ang Diyos ay galit sa anumang uri ng kasamaan na ginagawa ng isang katauhan. Bakit? Because our God is a holy, righteous, and just God. Trono pa rin niya. Nakaupo pa rin siya sa trono at siya pa rin mo ang maghahari. Amen po ba? Then, that He is not ignored man's rebellion or sin, but He has held back only in mercy and long-suffering, not willing that any should perish. Pero, nandoon pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Una, pag-ibig ng Panginoon, kaya nang ira-rapture ng Panginoon muna ang church. Okay po? Hindi na natin. Mapagmahal ang Diyos, holy, loving God, righteous, just God, merciful God. Kaya nga ho, sa pasimula ng tribulation, kukunin muna niya yung mga saints, yung mga pinapaginbanan. During the tribulation, may mga lumapit pa rin sa Panginoon. Huwag mo may mag-alala, meron pa rin yung mercy and long suffering ng Panginoon. Natutulungan pa rin naman yung mga maliligtas during doon sa tribulation. Okay po? Ano-ano natin? So, kitang-kita mo natin ngayon na ang dating na tribulation na ito, sabi mo, hindi man sa kapanahon na natin o sa kapanahon na in our generation or sa mga ako-ako na ang panahon natin na generation, mahinang makilala natin at maunawaan natin, our God is truly God. A God who is holy, a God who is righteous, and a God is loving for us, merciful para sa ating lahat. In response to this teaching, ano yung pwede po natin gawin? Hindi pa man mo talaga tayo tumutugtog doon sa great tribulation mo nito. Let us receive Jesus as Lord and Savior as a way of God's escape and rescue. Isang kaparaanan para tayo ay makaiwas sa great tribulation mo niya ay ang pagkilala natin kay Jesus, pagtanggap natin sa kanyang bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, the only escape for this great tribulation. Gusto niyo ba makatakas yan? O gusto niyo makaranas? Gusto niyo makisama sa 144,000 saints na nangangaral ng salita ng Diyos sa tribulation? Kung matapot-tapot mo kayo, okay lang. Pero kung ayaw na ninyo, Lord, ayoko ng maranasan niya. First, ilalangin natin si Jesus. The only way for this faith. John resisted. The only way for our salvation. Mga magulang, mga kapatid, ay gusto kong ipahayag sa ating kalagitnaan upang tayo ay makaiwas sa tribulation muna ito sa iba't ibang mga paghihirap na darating pa in the near future. Ilalangin na muna natin ang ating Panginoon. Dumakad tayo ng may kabanalan life. Sabi ko nga sa inyo, again, God is a holy God. Amen? Galing ang Diyos sa mga kasalanan. Kaya kung may nagagawa po tayo ng kasalanan, salamat po sa Panginoon, this now is the day of salvation. Hindi pa humuwi ang lahat, hindi pa naman nagra-rapture. So, habang hindi pa nagra-rapture, mamuhay pa po tayo na may kabanalan sa ating Panginoon. And lastly, our response bilang pagtugon, sa pinag-aralan ng ating Great Tribulation, magligtas pa po tayo ng iba. Share the good news of God's salvation for others' sake.
Ayaw nating maranasan. Sabi natin, ako, makakaligtas na ako sa tribulation eh. Iyak na iyak ako, 100% tinanggap ko si Kristo. Lumakad ako sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya pagkatating ng rapture of the church, kasama ko kukuhanin ng Panginoon. Hello po, but how about your children? How about your spouse, your parents? Paano na yung mga magulang ninyo? Kahayaan na lang ba sila ay makasama sa great tribulation na ito? Kahayaan na ba sila na maiwan o bahala ka na? Nagpakasasa ka naman sa mundo na ito eh. So ikaw naman ang mag-iirap, ako naman ang mag-enjoy sa langit. Hello po? Sabi ko nga doon, paano ba ito? Naiiwanan na yung mga kapatahan namin, yung mga children namin. Now is the time na kayuho ngayon ay maging high priest ng inyong tahanan. Hello? High priest na kayo yung tatayo on behalf of your family. Kaya niyo bang sabihin na, Lord, huwag mo na lang may isulat yung pangalan ko kung hindi mo rin lang inigitas itong mga mahal mo sa buhay. Ano-ano natin? Huwag na lang hindi mo inigitas. Pero kung maiwan sila, maiwanan nila mo para mag-iwan ko sila ng mga. Pero huwag nyo nang hayaan na maiwanan pa kayo lahat kung may oras pa. Hello po. Now is the time to share the good news to other people. Now is the time to help other to escape in this tribulation, in this great tribulation na ito. Mahirap na iwan. Mahirap pong dumanas na mga kapigat-kapigat-kapigat ng mga iyan. Sabi ko ako sa inyo, makita po ang kamatayan sa panahon na yan. Na tayo mo ay nakita ng buhay. Kasi kung ikaw ang pinakusyan ng pananampalataya na naiwan sa years of tribulation mo na yan, again, hindi mo pwede patayin yung sarili mo. Pagiging martir, yes, kung pwede. Huwag mo aalisin yung pananampalataya mo sa ating Panginoon during those period. Na hanggang sa matapos ng 7 years, nawa, masuntungan ka ng Panginoon na tapat pa rin sa Kanya. Kaya lang mahirap mabuhay again. In times of this, in this age, sa panahon natin, medyo mahirap. Pero again, habang may oras, habang may panahon, lumapit po tayo sa ating Panginoon. At ilapit po natin ang ating tahanan. Tingnan po ba? Share na po ninyo, pamilya mo ninyo, asawa nyo, anak nyo, pamilya mo natin. Mahirap na. Darating ang panahon, mag-enjoy kayo sa langit yung mga mahal ninyo sa buhay, iniwanan nyo sa mundo na dumadanas ang iba't ibang kapitanyan sa buhay. Let us surrender our lives to Jesus. Firstly, ilalangin po natin ang ating Panginoon. Subo natin ang ating buhay sa Diyos. Hindi ba ba talaga tayo, wala pa talaga tayo ang katiyakan sa puso natin ng si Jesus as our personal Lord and Savior. Tumayo po tayo na kantog natin sa iyo ang ating buhay, kantog natin sa iyo ang ating puso. We honor you, Jesus. Sa mga po na ito, Panginoon, tumayan po kami. Paglapit namin sa iyo, kaya ayaw po namin na maranasan pa ang great tribulation na ito. Magkaroon pa rin ang kapiyakan sa aming puso ng kaligtasan. Oh Jesus, you are welcome to move in this place. You are welcome to move in this place. Nagmamahal sa iyo ang buhay ko ito. Diyos, alam mo ito. Ito ang anay ko, tanging na.
Mula pa po tayong katiyakan ng ating kaligtasan sa ating buhay. Now is the day of salvation. Ito ang oras, ito ang panahon ng kaligtasan. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Namatay si Jesus upang tayo'y papaging banalin ng Panginoong Jesus. To our Holy God, we just thank you. Salamat, ibinigay mo sa amin si Jesus. Tatubusan ng aming kasalanan at pagtanggap ng buhay na wala. Nais po natin ang isupo. Huli natin italaga ang sarili natin at ang buhay natin sa ating Panginoon. Taas po huli natin ang ating mga kamay. Nais po kayo samahan sa panalangin na ito. Gawin natin ang panalangin na ito ng taos sa ating puso. Panalangin ng pagkilala sa ating manilikhat, manlupos, tagapagligtas na ang ating Panginoong Jesus. Subukan po kayo sa panalangin, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po at inialay mo yung buhay sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, inaamin ko, ako'y makasalanan. Ako'y rebelde sa iyong marapan. Ako'y tumalikod sa iyo. Ako'y gumagawa ng kasamaan. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesus. Pagasan mo ng iyong banal na dugo, ang aking puso, isip, ang aking buong buhay. Inatanggap kita si Jesus, aking puso. Bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Sinunod na ito, ikaw lamang Jesus, ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas. Simula sa araw na ito, aking mararanasan ang nag-uumapaw na pag-ibig. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat dahil alam ko sa aking puso, kasama ako sa Rapture of the Church. At hindi ko mararanasan ang Great Tribulation. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong pag-ibig. Itong aking panalangin. Hallelujah. Panalangin po mananalangin sa Panginoon. Heavenly Father, we thank you. Minulad mo ang aming isip, ang aming puso, ang pagkaunawa namin sa katuroan na ito. Nakita natin na meron kayong kapahayagan sa pagwakas ng taitig na ito'y maraming kapigatian at dadating pa. Lord, ang aking pong panalangin para sa buhay ng bawat isang mananampalataya mo, lalo tingin dito po sa JLR God, I pray, JLPRP, panalangin ko po, patatagin mo, palakasin po ninyo yung pananampalataya namin sa iyo. Palakasin mo yung pagkilos mo, palakasin mo yung tinig mo, mahusad ka palagi sa amin, palakasin mo, Diyos, yung pag-ibig mo sa aming puso, upang kailanman at anuman ang maging sitwasyon ng mga pangyayari sa mga darating na mga araw, hindi kami maaagaw ng kasamaan, hindi kami maaagaw ng sanlibutan o ng kaaway. Magpapatuloy kaming lalakad sa buhay na ito, puno ng pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoong Jesus. Palain mo po yung mga anak. Kung meron man po kami pinagdadaan ng tribulation ngayon, paghihirap, pagsubok ng buhay, tribulation ng sakit at karamdaman, Lord, ibuin mo yung mga anak. Pagalingin po ninyo at aluyin mo yung kagalingan mo sa kanilang buhay sapagkat sinabi mo sa mga lakay ng Panginoong Yesus kami ay may kagalingan. Lord, igawan mo sa iyong mga anak ang kagalingan sa anumang sakit at karamdaman na nagpapahirap sa kanila. In the name of Jesus, ano
Even Lord, kung meron lang po silang mga kalimingan at panalangin sa umaga po na ito, we pray, katagpuin mo pong yung mga anak. Hallelujah. Pura para lang, pinalabas siya, pinalabas. Umapit po tayo sa Panginoon. Kung ano pa man po yung tribulation na pinagdadaanan po natin sa mga oras na ito. God is willing to help you. God is willing to help you right now. In the name of Jesus. Thank you.
hindi po kami makakatapas. Eh, pagtalo, total lockdown. Mahirap po. Kasi dinanas na po natin noong March eh. Noong March po talaga, hirap na hirap din po kami kasi sa kanin, araw-araw po, para po kami dumaraan sa butas ng Karayo. Kasi ang dami pong checkpoint. Checkpoint dito sa Angat, halos dalawa, sa Daray, dito sa Partida, sa may Guyong na yan. Ang dami pong checkpoint pagdating po sa Palintawa, sa, dito po sa Abansite, dalawa. So bago kami makarating sa Palintawa, ang dami po namin pinagdaraanan. And then, iba-iba po yung hinahanap sa amin, mga papel na pagpapunta ko sa Manolos ng mga birthday, tapos business permit. So, mahirap po nakarin yun kasi kung sa Baliwag, maraming pong nag-positive, hindi po kami makararaan doon. Minsan nga po, dumaan kami sa Minsan Papa, eh, hindi rin po kami nakaraan. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Sa tuwing dadaan po kami sa mga checkpoint dito sa Balita, kami na mga ibig po. Pagka marami po ako sakay, halos mababaila po. Dalawa lang po kailangan sa kain dahil sa parang isa lang. Marami pong gift na pinapara, pinapaklakad po mula po Kamatsine hanggang Balitawa. Pinaglalakad, lalo pag nalaman na senior citizen, talaga hindi na po nila pinalalagpas, pinababa. Kaya lang, minsan yung mga senior hindi pinaglalakad, ipinapara nila ng taxi. So, palagay nilang bayad sa taxi, hindi nila yung nangyayang maglakad sa akin, baka na lumasagasaan. So, napakahirap po yung pinagdaanan namin mula March hanggang ito po, di po ba April yata na gawin tayo. So, pag nakakaroon niyo po ako ng lockdown, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Basta po, ang Panginoon po ang nagsusuntay ng aming pangangailangan, hindi po tayo dapat mangamba. Pero yung first lockdown, nagkaroon po ako ng pangamba kasi ako na po, siyempre ako na po kakayo, maghahanap po iba sa aking pamilya. So, kinabahan nila po, paano gagawin nga ba, yung naruhan ko ito gulay. So, pag nag-lockdown kami pinapasok sa Balintawa, magugulog ang mga gulay. So, praise God, kasi dire-diretso po yung aming gulay, yung nasa akin ko. Kaya lang, marami na po akong pinawa sa kanilang tao. Hindi na po, unti-unti na lang po ang pagkata ng mga sasakyan kasi bawal nga po yung tikit-tikit. Social distancing, pinapasok po yung mga sasakyan ng mga sundalo. Dami po sundalo doon eh. Sabi yan, kaya po, kung tayo lang po ay dumaan sa iba't ibang pagsubok, nandiyan naman po si Lord na palagi na nakagabay sa atin. Siguro po, yung iba sa atin, nakakaranas ng nagutong, yung iba, dumating, hindi nabigyan ng ayuda. Ako rin po, sabi ko, minsan, nagtatampo rin ako sa aming barangay. Kasi makikita mo sa TV, may mga ayuda yung mga single parent. Sabi ko, bakit wala ko? Pero, praise God, di ba ako pinabayaan ng Panginoon? Sabi ko, di ba di mo ng ayuda? Basta yung pag-iingat ng Lord at sinamahan naman ako sa aking harap buhay. Yun lang po yung malaking pasasalamat na po sa akin. Yung tayo po yung galing na sa kanya. Ang pag-iingat po ng Panginoon, talaga po bawal pumasok sa Balintawa nang wala pong face mask. No face mask, no engrave. So, yun na lang po ang pinatutupad doon. Kaya lang po, minsan mahirap din. Kasi nangangamba, kaya hindi po ako nagtatagal doon eh. Mga 2 hours na po ako doon, minsan 3 hours. Dati po maghapon ako doon, hindi na po ako ganun. Kasi medyo, nandun rin po yung takot. O kaya po, hindi na po ako nagmamaghapon doon. So, ito nga po, sige po, sisir ko lang po yung sa aklat ng awit, kabanata 34, mga talatang 10. Masabi po ng Panginoon dito, kahit mga niyon ay nagugutom din sila. Sila'y nagkukulang. Nagkukulang din sila sa gustong pagkain. Ngunit ang sino man si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Amen po ba? Hindi po tayo kukulangin. Lagi ko pong inuos na dosal yan eh. Kasi minsan pag wala ka na gano'n, basta bedroom namin yun eh, yung asawa ko. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. So praise God, si Lord po ang
itutuloy mo lang yung ulo, konti-konti lang. Ano ba lang konti-konti lang? Basta kung meron na, magbigay ka, kung wala, okay lang, sabi niya. Sabi ko, ano ba yan? Ay, sinasina yung galangin namin, yung sabi ko, sa akin pa pala na yan, wala na kami pala na, maliit lang, sinasina pa. So, yun. Ano yung gusto mo ba? Eh, tingnan mo na, inuwi na sa Manila. So, isang araw niya, inuwi ulit. Sabi ko, ano yung sabi ni Tan? Sabi ko, eh sige na nga. Ayun, nagtaon lang po kami ng konti, hulog-hulugan. Dahil 2 years na lang pumuhulugan, eh, sayang naman daw, ayaw bigay ng kayo ko interior sa iba kasi maganda pa to yung konti. Eh, so, praise God, kasi yun na hindi nga kong bigay ng 4 na lulong. Eh, ito nga, 4 na lulong. Hindi na po mababasa po ng tayo. Sa Diyos po ang papuri. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa aming buhay. Kaya po, yan po, patuloy lang po tayong manalangin na pasalamat sa Panginoon. Ako po hindi po naubos na pasalamat sa Panginoon. Araw-araw po, maging sa pagbibiyahe ko, lagi po nagdarasal, kapunta ka dito, sa ngayon, mahipit dito, hindi ako kapapasok ng mga alas 3, kailangan alas 3 papasok. So, minsan, mahaba na pila, hindi kami makapasok. So, diskarte, binibigyan kami ng wisdom ng Panginoon. Bagamat kami kahuli-huli at dumating, napupunta po kami sa unahan. So, kasi driver ko nga po, ako nagsosurvey sa una. Kung bawa po, nagsosurvey ko kung meron bakante sa unahan. So, kaya po yung kahuli-huli namin, mapupunta po kami sa first. Kaya po yung paninda namin, sa sandali lang ay nauubos na kasi kami po yung unang dumating. So, praise God talaga. Napakaraming salamat sa Panginoon. Kaya yun talaga yung pagod ng Panginoon po ay nararanasan ko po sa akin po pagbibiyahe. Maging ang pag-iingat niya, so buhay po ang Panginoon. Ngayon po, pagkano tayo po ay binibless ng Panginoon, atin pong ibalik sa Panginoon ang atin pong mga ipagkakaloob sa Kanya. Para po tayo ay magparahin ng Panginoon, ibalik po natin sa Kanya yung nararapat. Sige po, ipa tayo po yung nanalangin. Ama namin Diyos, tinataas namin sa iyo, God, ang aming mga ipagkakaloob. Hayaan mo, Panginoon, nabigyan mo po kami ng pusong pagbigay, hindi pusong marahon, Panginoon. Pagkat ito ang nais mo, Panginoon, na imbes ka namin, pagkat kami po ay iyong pinagpapala. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagpapala, Lord, na aming tinatanggap. Lord, hindi namin makakalimutan, Panginoon, ang mga pag-iingat mo sa aming mga buhay. Sa panahon ng ganitong pandemic, Panginoon, kami patuloy mong iniingatan. At inalaw mo kami, Panginoon, na makarating sa lugar na ito upang ikaw ay bigyan ng pangalan sa umaga na ito. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga anak mo, O Diyos, na inunahan ka namin sa lugar na ito. Ang dalangin namin, Panginoon, sila man din, Panginoon, may iningatan mo sa kanilang mga buhay at sa mga pagkakataon namin, Panginoon, sa mga nawala ng anak buhay. Ang dalangin namin, Panginoon, ibalik mo, Panginoon, ang nawala ng anak buhay, na walang trabaho, Panginoon, sa kanilang buhay, upang sila man din, Panginoon, ay makaranas, Panginoon, ng pagpapala ko. O God, ingatan mo, Panginoon, ang mga anak mo, O Diyos, na magkakataon. Ibalik mo ng 666 na tumaapo pang pagpapala.